Okay lang yan kung di pa kayo nakakapamili ng gifts nyo for the holiday season kasi today I'll be sharing with you some really practical and useful Christmas gift recommendations. Meron ako sinama dito for your family, friends, office mates, ayan. Nagsama din ako dito ng para sa inaanak nyo. You can get a lot of these items on sale kasi merong Lazada 12-12 Grand Christmas Sale happening on December 12 to 14. Free shipping vouchers, no minimum spend. I also have a voucher. Ilalagay ko sa screen yung code. That's Thea12Laz. And also, make sure para ma-maximize nyo yung savings, i-collect nyo guys yung mga 60 peso off for every 600 peso purchase because that's essentially 10% additional discount. Pati, i-check nyo rin yung tie-up sa mga debit card, credit card, bank accounts nyo, and even e-wallets para you can give the best gifts with your allocated budget for Christmas shopping. Ang una kong marirecommend are insulated tumblers kasi sobrang helpful talaga nila sa work from home setup. And the first ones are from the brand Aqua. Binili ko to kasi favorite color ko yung yellow and I needed one for my hot drinks. Regular size mug lang siya. May kasama na rin siyang lid to keep your drink hot. Tapos yung finisher ko to sa isang vlog, they were kind enough to send me the pink one and may engraving dito ng Thea. Another recommendation are these by the brand Taiso. Ito mas mura to ata than the Aqua and mas malaki sila. Sobrang rave to on TikTok kasi may mga nag-share ng experience sila na umaga maglalagay sila ng ice and cold drink. Pagdating ng gabi, may yellow pa rin. Ang maganda dito guys, ayan, wide yung mouth niya, so hindi siya mahirap hugasan. Kasi yun yung naging problem ko with my clean canteen. Although I like this as well, manipis yung mouth niya. And it comes also with a cap. Tapos yung cap niya may hole dyan. So kung ayaw mo uminom directly dito sa lid, pwede kang gumamit ng straw, which also comes with the tumbler. This comes in different colors. May light pink, light green, light blue. And then the last mug na marirecommend ko is this one. Siguro kung nanonood kayo ng vlogs ko, napansin nyo na to. This one is a mason jar type of mug from the Lula Club. This is owned by Ray, Rai, Hazel, and Jamie. And meron na rin siyang kasamang straw. The next one siguro, these are some of my favorite sa recommendations ko today. This is a wallet na bill organizer. And maganda yung quality niya ha. Kasi usually pag nag-search ka, diba, yung cloth material lang, tapos hindi ganun kaganda yung stitching. This one is faux leather, pero maganda yung material, matibay, makapal. And nag-leather crafting workshop ako. Hinahanap ko kung saan yung dulo ng stitching. Hindi siya kagad halata unless i-inspect mo closely. So, malinis yung pagkakagawa. Merong zipper sa likod. So, if you have loose change, you can put it here. I don't use it as my main wallet. Pero dito ko nilalagay yung money ko na kailangan kong ipambayad later on. So, dito, meron siyang sleeve. Pwede kang magtago dyan ng receipts. Tapos, meron siyang partitions. Ang cool, no? Plastic partition siya. And zipped siya. So, pwede ka rin mag-store dito ng coins. Ang ginagawa ko, since lilipat nga ako ng bahay and ang daming kailangan bayaran, binabatch ko na yung mga bills. Tapos, naglalagay na lang ako ng post-it note kung magkano yung budget ko for that expense. Like, ito kunyari, ref. Ayan. Microwave. And then, sa likod, nandito lang yung checkbook ko. But this is a great tool na pwede nyo iregalo sa mga kasambahay nyo. And this is one of the gifts na bibigay ko sa kasambahay ko kasi gusto ko siyang turuan mag-budget. So, yung ibang options, the next option is black. I also like the black one. Ito yung itsura niya, oh. Tuturuan ko si ate tata kung paano mag-budget. Inupo ko na siya eh. Isang beses nagla-launch kami tapos diniscuss namin yung finances niya. Sabi ko, sige, tulungan kita next year. Let's improve your financial situation. And the other one na i-gift ko rin is the blue one. Maganda din yung blue one. Actually, lahat sila maganda. And ang ganda ng quality nila. Hindi ito yung parang tipong ang cheap tignan pag nilabas mo in public. Maganda siya, oh. Pwede nga niya itong gamitin as primary wallet, eh. So, there. Alam ko may mga pink pa, but I got these three shades instead para mas safe ipang regalo. Tapos ang ganda kasi may kasama na siyang pouch o, so hindi mo na kailangang i-wrap siya. You can give this directly as it is. Alam niyo ba na pag nag-film ako, most of the time, nakaayos ako sa pangtaas pero yung pambaba ko, naka-boxer shorts lang ako. And this is share ko sa inyo yung favorite kong boxer shorts kasi kita niyo medyo kupas-kupas na sila dahil gamit na gamit ko sila. Every time na hindi ito nasa labahan, ito yung una kong kinukuha. So these are by the brand Yuga. Women's boxer shorts sila. Sobrang comfortable. Ang kinuha kong size is XL. And I think 100 pesos lang to. Like 130 pesos ata.
Tapos meron na siyang iba't ibang pattern. So pwede kang mamili. I swear sobrang comfortable nila. Tapos go one size larger para hindi mo nararamdaman sa tiyan mo na naiipit siya. I'm sure magagamit 'to kasi pangbahay siya. Isa sa mga pinakakinakatakutan ko ay earthquake. As in, sobrang paranoid ko talaga sa earthquake. So, meron akong hard hat. And I feel like this is something most people won't buy. Pero, pag dumating yung panahon na kailangan tong gamitin, sobrang useful niya. Nakakatawa nga eh, kasi every time na may earthquake na malakas, nagsisend ako sa family ko ng picture na nakaganto na ako. Kasi una ko talagang ginagawa pag nararamdaman kong umuuga na yung bahay. Kukunin ko talaga to, tapos magcha-chat ako or magse-search ako sa Twitter kung nag-earthquake na ba. And this is a very affordable gift. Also, I recommend if you have a family, tapos tago nyo siya sa accessible na area sa bahay nyo. Para sa mga matatandang pagre-regaluhan nyo, aka mga tita like me, I know I recommended the Kerbal chair multiple times na sa channel ko. And for me, this is a good chair for back support. Pero in terms of cushion, hindi siya sobrang lambot, like pang likod talaga siya. So ibang mga tao na bumibili nito, expectation sila parang naka-memory foam, madi-disappoint kayo. Pero for me, I love this chair. Lalo na pag kunyari nasa sala lang ako tapos mag-work ako, dyan ako umuupo. But if you want like memory foam type of support sa likod nyo, ayan o, sobrang lambot nito and huhulma talaga sa likod nyo. Tapos magandang backrest. I can recommend this one. It has a strap sa likod, so pwede nyo siyang strap sa chair nyo para hindi gumagalaw-galaw. I'll be giving this as a gift sa isa sa mga tita kong ex-office mate. Ito, tinry ko na to sa bahay ko. Natuwa ako, pero tinabi ko muna siya kasi bala ko na lang siyang gamitin pag move out ko. Kasi later, ito turn over na yung bahay ko. So this one is an extension cord organizer. Alam niyo yung pinaka-eyesore talaga sa akin, yung sobrang daming cordon. Pero hindi mo naman maiiwasan na magkaroon ng cordon kung meron kang appliances. So, this is an organizer. I'm not sure kung napapansin nyo, pero parang ano siya, oh, team kahoy, team puti at kahoy siya. Dito mo ilalagay extension cord mo. So, ang maganda, puta siya sa ilalim. So, may ventilation. Hindi ka matatakot na baka mag-overheat yung extension cord mo. And then, meron siyang butas dito sa gilid para dyan lalabas yung mga cord. Sa isang side mo lang makikita lahat ng mga cordon mo. Hindi yung parang naglipa na sila at ang gulo-gulo. Tsaka, hindi siya ganun ka-bulky. Kasi ibang mga nakikita ko online, sobrang lalapad at sobrang lalaki. Tapos, pwede mong lagyan sa taas ng ibang stuff. Next one's medyo beauty-related naman. Isa to sa mga favorite ko, but I don't think na-feature ko pa to sa channel ko. This is an acrylic organizer, pero meron siyang velvet cushion sa loob para sa jewelry mo. So, 3-tier siya. Yung first tier, ayan, wala siyang partition. Pwede nyo dito ilagay yung mga watch. Yung second tier, mga partition siya. Dito ko nilalagay yung mga necklace ko, tsaka mga bracelets. And yung third tier, ayan, kita mo siya sa taas. Meron siyang mga partition dito. Tapos dito naman, isushoot mo yung mga earrings and rings mo. Actually, hindi ganun kadami yung jewelry ko. Gusto kong bumili ng jewelry, not as an investment, although gold typically holds its value naman. Hindi siya talaga, I don't consider it like an investment na pang-grow ng value ng pera ko. More of pampaganda lang talaga ang purpose sa akin ng gold. Itong pabangong to, I think hinol ko to dun sa that was August na ata na I tried out different local products. And itong dalawang to are some of my favorite dun sa mga tinry out ko. As you can see, ang dami ko nang nabawas. Like, ito kalahati na. Ito less than half na lang yung natitira. These are by the brand Sense Watch and they are inspired na perfume. So, ito English Pear sa Jo Malone. English Pear and Freesia. This one naman is Nectarine. Nectarine Blossom and Honey from Jo Malone. Medyo similar yung scent, not exactly the same, but ako kasi yung tipo na kahit nasa bahay lang, pag mag-work ako, nagpapabango ako. Like ngayon, nag-film ako, nag-spray ako ng pabango, kahit hindi ako naaamoy. For me, scents just set the mood talaga na, okay, work mode na ako ngayon. And these are very affordable scents. And okay din siyang dalhin sa bag kasi meron silang 30ml variant. So kung gusto niyo mag-try out, go for the 30ml ones. Last beauty recommendations are these from ECPC. Yung brush nila sobrang okay if you have a lot of hair fall. Noong una, mas gusto ko yung wet brush kasi mas magaling siyang pang-detangle but mas gentle to sa scalp. And it's very soft sa hair. Wala kang mararamdaman na parang tugging masyado tsaka hindi siya masakit sa scalp gamitin. Very affordable detangler. I think this is one of the more affordable detanglers available sa market. And they also have yung mga ponytail. Ewan ko kung pareho tayo, pero ako yung parang kinakain ng lupa yung mga pang-ponytail ko. Palagi silang nawawala. So, ayan.
very aesthetic colors. The next one, guys, is para sa mga inaanak nyo. So, nagsama talaga ako kasi I understand naman na tumatanda tayo lahat dito. At meron na tayong mga inaanak. Ang request ni Thea Jr. sa akin, it's an inflatable pool from Intex. Marami itong sizes. So, kung mas may space kayo, you can opt for the bigger ones. Pero sila kasi limited lang yung space sila. So, ang kinuha ko lang is the 1.4 meter na size. This is enough para makapag pool naman siya kahit papahano sa bahay niya kasama yung smaller sister niya. So, sa mga nagtatanong pala, si Thea Jr. is no longer with me kasi kinuha na siya ng mom niya. So, doon na siya nakatira with her family. And that's also a good thing kasi at least kasama niya na yung mom niya at yung mga siblings niya. Next ones, 4 of my recommended books. Hindi to yung lahat ng favorite books ko pero yung iba kasi nasa Audible playlist ko. So, yung first one, iraregalo ko to sa VA ko. This is The 7 Habits of Highly Effective People. Hindi ko na sila gagawa ng review sa video na to kasi hahaba tayo. Ayan. Second, probably one of my top 3 books, The Atomic Habits by James Clear. And then, The 4-Hour Workweek. This will change your perspective about, you know, generating money. Although, hindi lahat ng... Ganyan ako magbasa, may naka-highlight. Hindi lahat ng parts nito ay applicable sa Philippine setup, but you know, the concepts and ideas applicable naman siya for day-to-day life natin. And Freakonomics. Next, I curated sort of a housewarming gift para sa kasambahay ko. Yung kasambahay ko kasi, nagpa-process siya ngayon ng bahay para ma-move niya yung family niya sa Morong Rizal. It's a socialized housing program by the government. And first time lang niya magkakaroon ng CR kasi tulugan lang talaga yung meron sila ngayon. So, gusto ko sana meron akong housewarming gift for her kasi mukhang mag-move in na siya in 1Q2022. So, ito yung mga laman. And ako talaga guys, mas ma-effort ako magregalo para sa mga kasambahay, utility personnel. Like mas nag-iisip ako para sa kanila kaysa para sa friends ko. Kasi mga friends ko, meron na naman silang financial capacity to do those. A lot of these items, mga panglinis, kasi pag nag-move in na sila sa bahay nila, kailangan nilang maalikabok pa. So kailangan nilang mag-overall cleaning and I hope maging helpful to. So first one, Domex, my favorite cleaner of all time para sa banyo. And then, I also got a multi-purpose cleaner para sa ibang areas naman ng bahay nila. Also from Domex. Next, Ajax, para mabango naman yung bahay nila after nilang maglinis. Although, you can also use this to clean the house. This is the Rose Fresh. Ang favorite ko sa Ajax is the, I believe it's a purple one. Tapos, next, hand soap from Palmolive. This is antibacterial na... Kalamansi ata yung scent nito. Na-excite ako for Ate Tata kasi parang ang tagal niyang pinangarap na magkaroon ng sarili niyang home. And finally, magkakaroon na rin siya. Actually, yung kukunin niyang bahay, I think it's a resettlement program of the government. 200 pesos per month lang yung kailangan niyang bayaran. Over 30 years ata. So, yung mga kasambahay niyo, kung yung family nila nakatira sa not so good neighborhood, try niyong i-explore yung resettlement programs ng government. And then, ayan, action. Dishwashing liquid. Ang dishwashing liquid, isa sa mga pinaka-mahal na essential. Ang bilis maubos. Tapos, meron ding Ajax na multi-purpose wipes. Lavender and rosemary. Pwede niya itong gamitin pang linis din ng bahay. Scotch-Brite. Ayan. And, dagdagdag din ako, all fresh na multi-purpose freshener, yung cucumber and melon. Kasi, yung mga bahay doon, matagal lang nakatayo. So, pag tinanong over sa kanila, maalikabok, madumi. So, para fresh, para feel na feel nila na bago yung bahay nila. Pag mag-move in sila, ayan, meron din tayong scent. Yun na yung lahat ng i-gift ko for Ate Tata. This one and the wallet. Tsaka, syempre, 13-month bonus. Ayan, para kay Ate Tata. So yun na guys, lahat ng mga gifts na ma-recommend ko that you give your loved ones. Sabi ko naman sa inyo, lahat sila practical and useful. Ewan ko ba, siguro ako lang to, pero ever since tumanda ako, parang mas na-appreciate ko yung mga practical na mga regalo. Lalagay ko na lang lahat ng links sa description box. And again, hatid ng Lazada ang Paskong Pinoy this coming Lazada 12/12 Grand Christmas Sale happening on December 12 to December 14. That's all guys! Happy Holidays! And wait nyo lahat ng mga pin-repair ko for December na upload. See you on my next one. Bye!